So yun na nga guys, hello hello every one of you out there, good evening to all of you. Medyo madilim ang aking vlog for today kasi napaka ano dahil gabi ngayon. So ngayon magluluto ako ng udong with sardinas na paborito ng lahat. Lalagyan natin siya ng cabbage twist with the mukbang. So ngayon nilagyan ko na ng oil ang aking pot and then nilagay natin ang ating bawang. Siyempre ating isang kutsyang ating bawang, ating golden brown siya, huwag naman siya itong sunog. And then nilagyan ko rin siya ng sibuyas. Ayan mga chismakers, kailangan ng sibuyas para mabango-mabango siya ang ating ano, nakikita niyo umuso ang aking pot because ang pot na ito ay kakaiba. Yung ano niya, yung texture ng kapag silver niya is ganyan siya. Madali siyang masunog kaya inihinaan ko lang yung aking apoy sa baba. So para siya banayad makaluto. Ayan ang aking ano pot na ginagamit pag ako ay nagsusup. So ayan na nga, nagisa ko na ang aking mga bawang at sibuyas. Napakasimple lang po bawang sibuyas. So lalagyan na natin ng ating paboritong sardinas na mabibili sa lahat ng tindahan sa inyong lugar. So ang sardinas na yung nagkakahalaga na ngayon sa ano sa supermarket ng 21 pesos kung binili. Ewan ko lang dito sa ating mga tindahan, syempre may pricing ng konti kasi sila ay mga nagaano sila, syempre iangat nila, itinitrade nila yan, namamasahe sila yan. Kaya intindihin natin sila kung bakit sila pumapatong. Kailangan din nilang kumita kaya sila nagtitinda. So, let it be, let it them. Also, yan yung mga chismakers. So, ayan po, haluhin nyo ng haluhin hanggang madurog ang ating paboritong sardinas na yan. Ang sardinas na inaalala ko yan, meron akong tip and tips. Yan po ang kinakain namin madalas everyday noon, lalo't lalo na ngayon. Ni marami akong ways ng pagluto ng sardinas na yan. So, ang sardinas na yan ay pangpatawid gutom at pagpatawid ng lunch, dinner, almusal, whatever. Yan po ang karamihang baon ng mga construction workers. So, saludo tayo sa kanila. Bakit po nila binabaon yan? Kasi easy to open, easy to eat. Hindi na po kailangan na magluto. So, ayan po ang kanyang kagandahan. Boy Scout, Girl Scout tayo pag tayo ay nakaano ng sardinas na yan. So, ang sardinas na yan napakahalaga sa atin. Hindi po lang siya pagkain ng mahirap. Kinakain din siya ng mga mayaman. Pero yung kanila, tawag nila sa kanila ay gourmet. Gourmet sardines, ganon. So, tinakpan ko siya, pakuluan mo lang siya ngayon. Hayaan mo lang siyang kumulo ng kumulo hanggang yung lasa niya ay manuot. Siyempre, pakuluan natin lagi ang ating mga niluluto. Take note, lagi kayo magluluto, lagi niyong malinis dapat lagi nilulutuin, pakuluan, at lutuing maigi. Parang awa nyo na, magluto kayo ng maayos para sa pamilya nyo, okay? Kasi yung healthness ng pamilya natin sa atin. So, ayan na ang ating mahiwagang udong. Binili ko rin po yan sa kanto noong isang araw. Naisipin ko magluto ng udong na to kasi na-miss ko siya. So, ayan, akin lang nilulublob. Ganyan lang ang paglublob ng ano, parang spaghetting pababa at pataas, diba? Ayan lang po siya, ayan. So, hayaan lang natin lumambot sa baba and then saka natin siya ano, kusa po siyang babaksak. Yun po ang ating ano. So, basta tiyano mo siya sa ilalim, tapos lalambot siya para siyang pundasyon. Pag ikaw ay ano, lumalambot yung pundasyon niya, di haba-habang natutubigan. So, ito, napapakuluan siya, napapakuluan, kaya umlambot, hayaan lang po natin siya. So, take note, hayaan lang po natin siya kumulo ng kumulo hanggang manuot ang lasa niya. Nakikita niyo yung umuusok siya. Ayan, umuusok siya kasi malabo nga po. Wala pa kasi akong pambili ng magandang camera na yung may ilaw na, yung kagaya ng mga kusina ni ganyan, yung mga sikat ng mga vlogger. So, tinitingin ako po lahat ng mga sikat ng vlogger kasi napakaganda ng mga kuha nila. Kasi po, high-end po ang kanilang mga gamit na mga gadget. So, ako lamang po isang cellphone ang ginagamit ko. So,
makakarating din po tayo dyan, promise. Makakarating tayo dyan kasi pag may pangarap ka, isulong mo ng isulong. Wala man naniniwala sa iyo ngayon, may maniniwala sa iyo pagdating ng panahon. Huwag ka lang susuko. Ayan ang aking mahiwagang cabbage. Yung iba, di ba, nilalagyan nila ng malunggay, whatever. Okay po yun sa akin, malunggay kasi. Pero ngayon po is may cabbage po kami sa bahay na masisira na. Kaya yun lang po ang nilagay ko for today. Nasa inyo naman po kung anong gusto nyong ilagay sa inyong mga lulutuin. Kasi po pwede po anything. Basta't hindi po siya concept sa panlasa niya. Sa pagluluto po, pwede po kayo mag-experience ng anything. Hindi po masamang mag-experience sa kusina. Basta't alam mo ito na mix and match. Meron din po trial and error po sa kusina. So, wag po tayong mawala ng pag-asa. Wag po tayong mawala ng ano na... Halimbawa ngayon, di masarap. Darating ang unti-unti. Kaya nga po sabi nila is based on experience. Kailangan natin ma-experience lahat. So, ngayon, di masarap. So, alam mo na, ili-level up mo na next time. Walang taong hindi marunong na lahat po tayo ay nadadaan sa aral. Kaya po, aral, try. Ganun lang po yung kadali. So, ayan na nga po, kumukulo-kulo na siya. Yung ating cabbage ay pinapakuluan na natin siya. Soup for the day at saka healthy po siya kasi kakainin ng bata yung gulay. Okay po. Ang mga anak nyo kung hindi kumakain ng gulay, ayan na po, luto na po siya. So let it be. Ayan, nag-high na po ako kasi masaya na ako ngayon. Kakain tayo ng lettuce. Ayan po yung lettuce na binigay lang sa amin. Ayan, with kasamang hot face o yung tinatawag nilang gochujang sa Korea. So ayan, libreng lettuce. So let it be. Ayan po, libreng lettuce, binigay lang po sa amin yan. And then samahan natin ng ating nilutong odong for tonight. Ayan po, ayan. Syempre, pagpasensyahan nyo ng aking video ay malabo-labo. Kasi ano, samahan natin ng konting kanin kasi diet ako for today. Take note, paggabi po konti lang pong kakainin nyo. Huwag kayong kakain ng heavy meal. Kasi po, kung kakain po kayo ng heavy meal, hindi po yan matutunaw kasi tayo, di ba, hihiga, matutulog po. So kailangan it light lang po ang kinakain nyo paggabi. Tips na naman po yan and advice coming from Malaguchi Smokers TV. So ayan, pinapakita kong lettuce for nyo at ang aking udong na pinagmamalaki. So udong with Alachi Smokers. Ayan po. So ayan, tuwang-tuwa na po, mag-frame muna po tayo for the thank you for our dinner for today, for our blessing. So ayan, lalagyan ko ng paste ang aking lettuce na yan. Napakahang po ng paste na yan. Ang paste na yan, papakita ko sa inyo kung paano siya ginawa. So sa next coming vlog ko po about Korean food naman po yung gagawin ko. So ayan, ganyan lang po tayo. Para tayong kambing. Nalalagyan lang, i-wrap lang natin siya. Yun na, nguya-nguyain na. So, napakadali, di ba? Easy. Oh. So, titikman na naman po natin ang ating udong. Ang ating udong na napakasarap. Siyempre, ako nagluto. Mainit-init po siya. Talagang hangong-hango pa lang sa pagkaluto. Kaya kumukulo po yan. So, ayan na po ang katakawan ko po. Napapaso talaga po ako talaga sa aking dila at sa labi dyan. Ganyan po talaga ako. So, ayan na po ang aking pagkain ng udong. Siyempre, masarap po ang udong. Kaya alam niyo po, ano po, raise hands po sa lahat ng kumakain ng udong dyan. Siyempre po, lahat naman po siguro, karamihan po sa Pilipino ay nakakain na ng udong. Ito po yung pinaka-popular na food in the Philippines. Popular dish in the Philippines. You can buy in the All Stars outlet. Oh, outlet English yun. So, all the foreigner can buy udong in the store when they coming up in Philippines. So, when they visit in Philippines, they try udong. The udong is very, very delicacy. Very, very masarap siya. So, foreigners out there, I bet you and I challenge you to eat udon when you come here, okay? So, yun lang po ang aking English. Konti lang yun, pero ako'y masyadong na nosebleed na dun. So, ayan, kumakain lang po ang chisma ko siya dyan. Lumalapang, pabayaan nyo lang siya tuming kayo. Kung kayo po ay nasarapan sa udong, sa pagkain ko ng udong na yun, comment naman po kayo below. Comment kayo below dito po sa aking video bago tayo magpapatuloy. Comment below the box dyan. Makikita nyo yung comment dyan. Habahabahan nyo naman po ng pag-comment nyo. Kung talagang kayo ay appreciated sa aking niluto ngayon for today. So, and then, pwede rin po kayo mag-comment kung anong gusto nyo next na kalulutuin ko at kakainin ko.
Kaya po, it's my pleasure to comment and ano and suggest po kayo sa akin. So ayan po, nilalagyan ko po yan. Trinay ko po nilagay yung udong dyan. First time in the history of me. Ayan, nag-experiment po ako, diba? Udong, and then lagyan natin ng face. So ayan, let it be, kinain po ng aking bunganga. So alam nyo po, na-amaze po ako kasi masarap siya. Akala ko noon na umay ako, pero masarap palaga siya. Ayan po siya yung ano, masarap po siyang pagsamahin niya, no? Diba? Ang sarap-sarap. Alam niyo po, ako ay mahina sa hot face, sa mga sili, di ba? Pero pagka ganito mga ano niya, syempre konti-konti lang siling kinakain ko. Kailangan po natin tips na naman po and advice coming from Malaguchi Smackers. Kailangan po natin ng sili, hot, di ba po yung mga ano, hot babes at mama, ganun, di ba? Kailangan po natin ng hot sa ating katawan. Kasi bakit ang niacin na tinatawag po sa sili o yung nakukuha nating vitamin sa sili sa hot face, sa mga hot na pagkain ay nakakatulong po pang tanggal or pang prevent or pang ano ng pagbablock ng cancer. So isang tip na naman po sa inyo yan na kailangan nyo lagyan ng spicy ang inyong katawan. Lagyan natin ng hot and spicy ang ating katawan kasi kailangan po yan ng ating immune, ang ating cells para anti-cancer, anti lahat po lahat. Okay? Okay, kailangan po talaga natin ng sili. Kahit na ayaw nyo kumain po kayo one bit of time, siguro once a week, once, ganun. Or ano, basta't kumain po kayo, basta't hot, pipiliin nyo po yung hot, ganun, may hot po. Okay? Para maging hot mama pa rin kayo, hot lola, kung gusto nyo tumanda. So, maging healthy po tayo sa ating katawan. So, tips and advice na naman. Ang dami nyo nakukuha ang tips dito sa aking vlog. So, why not? Hindi kayo mag-comment. I-share nyo naman po sa inyong mga friends, sa inyong mga neighbors, sa inyong mga kachikahan, sa inyong mga co-workers, sa inyong mga classmates, sa inyong mga friends. So, why naman po? Hindi naman po mawawala sa inyo kung supportahan nyo si Malaguchi Smackers TV. Please support me and subscribe po naman. And click na naman po ang bell button para naman po ma-notify po kayo sa next vlog ko na naman po na nakaka-excite. Every day is a blessing, is a sight at all. Ngayon po, ayan po, marami po akong mga mukbang na mga vlog, more on mukbang at saka luto-luto, more on pagkain. Kaya po tingnan nyo naman po sa aking mga braso. Napakataba ng braso ni Chismakers Malagu. So, ayan na po. Nakuha ko na pong matapos ito sa aking kakadaldal. So, hindi ko na naisip na konti na lang ang aking kinakain. So, take note and tips and advice na naman po. Kapag po vegetable or fruits ang inyong kinakain, huwag kayong mag-guilt kung marami kayong nakakain kasi bakit po? Yan po ay healthy na po mapasok sa ating immune system coming from the mouth and then the mouth spread to the immune system. Kasasaka, sulok-sulukan po yan, nakakaano po siya ng ingredients sa ating katawan. So, huwag tayong mag-guilty. Mag-guilty tayo pag nagiinom tayo ng mga soft drinks, junk food, whatever dyan. Hindi po ako against doon. Pwede kayong tumikim, but dapat moderately, konti lang po kasi marami pong nagkakasakit ngayon. So, sa year na ito, sana maging healthy tayo lahat. Healthy living is a healthy life. So, yun lang po ang aking vlog for today. Sana nagustuhan nyo. Napakadaldal talaga ni Chismakers Malagunyo. Sinasamahan ko kayo habang ako'y kumakain. Kaya samahan nyo rin ako ng chikahan. So, kung kayo ay nanonood na gustuhan nyo ang aking vlog, please subscribe to my channel. Click the button bell all yung nakalagay na bell dyan, all, para ma-notify lahat ng mga vlogs ko. Pwede nyo panoorin yung mga vlogs ko sinauna. So, I'm thank you. God bless all of you. Bye!